Boom! So, good morning! Hello? Hindi ko alam kung paano mag-intro. Okay, good morning! So, galing kami ng Quezon. General Luna Port in Quezon. Actually, ngayon is papunta ako ng Baliwayang Island, which is sa Marinduque. At kasama ko yung mga iba ka-work sa likod. So, si Sheila, si Marol, at si Keron. So, siguro nagtataka kayo kung nasaan na naman ako. Actually, for 2019, ngayon lang ako nakapag-vlog. Pero, pansin mo naman, nasa dagat na naman ako, usual. Bibigyan namin kayo ng highlights kung anong pwede namin magawa sa Maniwaya Island. Actually, this is an overnight tour lang. This is the first day. Dumating kami ng 3 to 3.30 na umaga, which is wala pang biyahe ng bangka. So, nagantay pa kami. Then, low tide. So, nagka-problema. Low tide sila ngayon at walang ma-parkingan yung mga bangka nila. So, nagantay pa kami na makapag-stay yung bangka ng maayos bago kami makalos. So, time check, 7:22 ng morning, at bibigyan ko kayo muna ng montage na kung ano pwede namin makita dito. Sana meron tayong mga bago na makita. No? So, let's go! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight. Welcome to Maniwaya Island! Boom! Ang hirap, ang pahangit. Okay lang yan. Okay guys, so nandito na kami sa Maniwaya Island. So yung resort na tinigilan namin is Three Brothers. Ano daw? Four Sisters. Ano? Three Brothers. So yung tinigilan namin dito is Three Brothers. Kanina, bumiyay kami from Quezon, General Luna. 7:20 and now is 8:37. So, time now is 8:37. So ngayon, meron kaming free breakfast para dito. Then, afternoon tour. Ayun. May naantay pa kami actually na tatlong guests na kasama namin para dun sa gagawin naming island hopping. So, panoorin nyo muna kung paano kami kumain ngayon. Nakasabog si Keron sa kamlet. Yung pinuntahan namin dito sa Maniwaya Beach Resort is Three Brothers Beach. Package namin kinuha is for one overnight. Then possible, isa sa mga ganitong bangka yung gagamitin mo. And usual, dito pala sa kanila for package is meron silang tatlong itineraries. So napag-alaman ko, meron silang sandbar. Yes, they have the sandbar. Meron silang rock formation. And the last is yung pwede kang mag-snorkeling. So, this type of snorkeling, hindi namin pa alam. So, wala pa kaming masyadong idea kung ano pa yung pwede naming magawa doon. Pero, yung sandbar nila, swerte ka kung hindi siya high tide. Pero, the usual day naman dito is sa low tide. So, dapat low tide para maging maganda yung pinaka-formation ng sandbar. So, mamaya bibigyan ko kayo ng mga clips. Meron kami nabalitaan. Meron silang Tacloobo dito pero hindi pa siya open for tourism. And nga pala no. Ah, yan. So nagra-run lang dito yung electricity as of now is from 3 PM to 11 PM. So wala namang iba. Yung iba ditong mga beach resort is naglalagay sila ng generator para magamit for the whole day. Then, syempre, sa umaga, hindi na sila masyadong gumagamit. Kung gagamitin man, hindi ko pa sure. So, sa ibang bagay na ginagamitan ng electricity. Pero as of now, 3 PM to 11 PM. Ang date ngayon natin ay Feb 3. So, meron sila ngayong mino-workout. Submarine case na para sa electricity nila dito. For patatakbuhin nila ito ng 24 hours. Na pala, no?
the site dito, papakita ko yung video. Ayan. So, hindi siya clear sand na sobrang-sobra talagang clear kasi may mga mahalaman dyan. And usual din naman sila nagkakaroon dito ng mga walo-walo o yung ahas tubig na nangangagat. So, wala naman daw dito. Ang problema lang is more on sea urchins. So, sana naman wala naman maging case sa atin ng sea urchins ngayon. So, yun lang. Tingnan natin kung ano magiging kakalabasan natin dito. Let's go! First sample natin. Para makita natin yung buong resort na pinagstayan namin. This is where dining. So, dyan kami kumakain. Tingnan natin. Medyo busy sila eh. Auto Hi. Mode on. Alright. Busy po kami sa paglalagay ng... Ng... Sun, sunblock. Ayan. So, sun... 59 SPF. Ayun. Wow. Full detail siya. Yes. So, dyan yung kumakain. Pwede ka rin mag-stay. Then, first sa accommodation namin is hindi siya air-conditioned na room. So, this type of kubo, hindi siya air-conditioned. So, two rooms. Dahil wala naman, apat lang kami. Dalawang tao sa kabila. Dalawang tao din dito. Meron din silang mga tents. Pwede daw mag-camping dito. So, meron na rin mga tables, chairs dyan sa may labas. For air-conditioned na room, so may sliding, yan na yung pinakagagamitin na room. Actually isang buong ano na siya, isang buong kubo yun. Then meron silang tatlo or at least, tama ba? 3 restroom. So first restroom nila is merong dalawa doon for female and male. Meron ditong tatlo. Then the last is meron din doon dalawahan. So sa inyo, hindi na natin pupuntahan kasi sa restroom. Hindi na natin kailangan ng masyadong detail sa restroom. Kailangan lang natin ng madaming restroom. So may kasama po tayo dito. Yan. Hi. Si Sila May. Sila nga Sila po May. Pa na. Alright. And meron pa tayong kasama dito para pahabain natin tong video na to. Hello. Alright. Yan yung mga kasama natin mamaya sa... Ayan. Punong abala po yan, punong abala. Actually, blue team kami. And meron kami dito last kasama ko. Si... Ay. Hello po. Sino ka? Nakalagay ko lang po. Mala. Mala. Pero ang pangalan mo dyan ay? Malod. Malod. So ayan, si Mara ay ready na po siyang mag-swimming. Yeah. Mag-change po ako ng outfit mamaya. Two piece o one piece? Two piece. OMG. Okay. So bigyan namin kayo. This is the first itinerary. Tingnan natin kung saan susunod to. Hello, liwanag. Let's go. Woo! Yes! Sobrang plain lang naman niya, pero hindi na ako nakapagawa ng video kasi hindi na ako nakapagdala ng SD ko eh. So bibigyan na lang namin kayo ng statement, Sheila. So unahin natin sa kanya. Dahil di tayo nag-video, kasalanan ko to. Ay, grabe, kasalanan ko yung experience ko sa rock formation. Rock formation, maganda yung rock formation. Katulad niya yung ano, nagsinta na rock sa class. Sampale, ganun eh. Batanes. Wow, Batanes. Nakarating na pala ng Batanes. Hindi ko po kinaya. So, yung rock formation, kanina po sinabi na video, ano yung magandang segment na pwede ko yung makita? Pwede mo sabihin sa amin, pero... anong pwede mo masabi ang tungkol dun sa rock formation? Malamig. Nakasama naman mo, si Makaki. Bitaw, bihay! Wala siya nasabi. So dahil din po kami nakapag-video isa pa, ano yung pwede mong masabi tungkol doon sa rock formation? Wala ako nakuha magandang info. Kaya yung susunod namin, either sandbar o kaya yung sa may Tacloobo. Yan. Ito pa oh. Makaway-kaway na lang eh. So try namin yung sunod na itinerary. Salamat. Thank you. So, second stop, yung pinuntahan namin sunod ay yung sandbar nila dito. Actually, hindi lang siya typical na basta-bastang sandbar na makapansin mo kasi ang layo ng pinaka-land area nila. Iko-compare mo kung nasaan yung sandbar kami. And ito, mababaw na. So, recommended yung sandbar na to. So, inaantay na lang yung pinaka-pag-aanklahan.
So, tingnan natin ang konting look. Makikita natin dito yung sandbar. Ayan. Ano ba ba sandbar? Sandbar. Ang pangalan, kuya? Sandbar. Anong sandbar lang? Walang walang name? Palad. Palad? Palad sandbar. Oo. So, hindi siya yung typical na sandbar na usual mo makikita kasi nga, malayo sa island. And eto nga, malaking dito sa may park, malakas ang alon. Malaking hindi pa isang wagay makalabas niya. Yan po. Oo, yung haba niya. Oo, sobrang layo. Dito sa park na to, yan, yung makikita mo, ito, start na to nung sandbar. Doon sa pinagdaungan, then hanggang doon sa pinakamalayo. Let's go! Nakabalik na kami dito sa Three Brothers. Ang problema, kung ano yung pinaka-antay ko. Yun pa yung hindi ko masyadong nagawa kasi, ayun nga, tadboom, sugat. Nadali ako either ano daw, sa kahoy, sa nylon, or yung sa sharp nung clamps. Nung una, hindi pa siya dumudugo, pero habang tinitignan ko, tinatakpan ko na yung sugat. Ano na siya? Dugo na siya ng dugo. Kaya ang ginawa ko, tumigil na ako. So, may kumausap lang sa akin. Nagbigay sila ng Betadine. Ah, nga pala, bukas ng umaga. Kasi overnight lang kami dito. Then, babalikan namin yung sandbar. Para makita yung pinagkaiba ng sa umaga yung sandbar tsaka yung sa pinuntahan namin. Kasi ngayon, high tide na siya. Sa umaga kasi naglo-low tide. Yung sandbar sa umaga, low tide, labas talaga yung sandbar. So maglalakad ka mismo sa buhangin. Pero yung kanina, yung pinuntahan namin, ano naman siya? May tubig. So umaalon-alon. Yun din yung difference niya. Actually, hindi lang pala ako yung nasugatan, no? May isa pang nasugatan, actually. Mamaya, papakita ko sa inyo kung sino yung nasugatan niya. Ano, grupo sugatan. Ayun, nagsasalita. Ewan ko kung naririnig niyo. Grupo sugatan! Ayan. Medyo galit. Tapos yung savior ko na nagsabi, ay, dadaan yan. Yun. Yan. Kuya Rod. Bakit? Meron na tayong Betadine. Yan. Thank you po. So, liligo na muna ako. Aalawan ko to. Kailangan nating linisin. Siyempre, nasugatan man tayo, pero lalaban pa rin tayo at uulit. Lalaban pa rin tayo at uulit. So, mag-ayos muna ako. Ligo muna. Then, linisin natin to. Okay, let's go! Hi. So after ng aming itineraries ay maglalakad-lakad kami habang pakanta-kanta yung dalawa sa ilalim ng puting ilaw. Wow. Oh. Sa ilaw na buwan. Okay, tama na. Okay, let's go. Tama na yan. So dahil wala kaming magawa at medyo maaga pa yung guide namin na my sunshine. Ayos. So puntahan namin yung Morion. Moriones. Morion. Morion. So yon. So konting lakad dyan sa part na yon. Dire-diretso na. Yan. Wala akong masabi. Ano na?
Bye-bye. Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love between you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? Time check, 5:40 ng umaga, and nag-video kami and photo dito sa beach site. Medyo madilim pa, pero ngayon palabas na yung araw. Nga pala, yung sa sandbar, i-check muna natin mamaya kung ano yung pwede natin makita. Pero as of ngayon kasi, low tide na ulit. So mas madami tayong makikita doon. Check muna natin kung ano yung mga ginagawa nila ngayon. Let's go! Nagawa mo dyan sila. Wow, nag-picture-picture po kami dito sa jet ski. Kanya-kanyang aura kami dito. Magmalamag sunrise. Ayun. Meron kasing jet ski dito sa may tapatan. And yun, ginamit nila para sa pang-picture. Nag-low tide kasi. Good morning. So, oras is 8:50, I think. Kami ay babalik na sa aming bangka at pauwi na kami. Actually, ang hirap na maglakad kasi low tide. Tapos, parang may mga butas-butas. So, wait lang, dahan-dahan lang tayo. Yun nga, malalim nga. Boss, salamat po. Video pa! Narating na kami. So, yung problema nga kasi, low tide, tapos may mga ganito. So, may mga butas-butas siya. Ganyan yung itsura niya. So last stop namin is yun ulit, Palad Sandbar. And ayan, bi-video na naman sila. So para ma-experience namin yung may tubig tsaka walang tubig yung sandbar pag high tide tsaka low tide. So ang problema ngayon, kalahati na lang siya. Ayan. Ay, wait lang! Sama ako! Ano ba yan? So bi-video kami the same time. Ayan, ayan, ayan. Dalawang video, let's go! Kanan-kanan! Hello! 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 Nakakita mo naman. Yan, no? Yan, para kami adik. Para mong timang. Ikot ayan, pa. Ayan. Uy, ikot pa. Daliliyo na ako. Kaliwa na. So, ito lang ang patunay na nasa gitna talaga kami ng dagat at may sandbar dito. Kitang-kita nyo naman. Yan. Samtang adik. Yan. So, ang kinaganda nung sandbar kapag low tide. Bigyan mo ako ng magandang... Kapag low tide, makikita mo talaga. So, yan. Yan lang. Ayos. Masyadong malawak yung sandbar. Kung kahapon kasi hindi namin mabigay kung gaano siya kalayo. Pero ngayon kasi hindi yata na makikita ng buo kasi nagka-high tide na ulit. Mabilis lang. Pero swerte kami kasi mabilis ang low tide dito. Madali namin siyang makikita sa umaga. Pagdating ng tanghali, baka hapon, nakalubog na ulit to. Pipicture siya. Wait lang video, babay muna. Na namin bumalik sa bangka kasi tumataas na yung tubig, nagkaka-high tide na, wala na kaming nadadaanan. So, ayan, malapit na siyang mawalan ng madadaanan. Ayan.
like Spiron. Pamuni-muni siya, lakad-lakad siya. So after nito, balik na kami sa General Luna Port. Then, antay kami ng masasakyan na super lines. So, inaantay na lang namin na mawala yung pinaka sandbar. Any minute, hindi na talaga makikita yan. Yan, as in. Nga pala, no, for Three Brothers, meron sila usual na ginagamit na Krisha. Yan, sa Three Brothers lang po yung Krisha. Okay, yan. Magbibigay na lang ako ng contact. Tsaka yung number pala, yung contact namin is si Miss Sheila. Bibigay namin yung number, lalagay ko doon sa description para kung sakaling gusto nyo magpunta, recommended namin yung Three Brothers kasi kung sa pagkain at accommodation lang, okay na okay, swak na swak siya. Basahin nyo na lang sa description kung anong may mga additional pa kayong talong. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Tatagod na ako.